Inilibing na si Jemboy Baltazar, ang 17-anyos na binatang napatay ng mga pulis na botas dahil sa maling akala. Nakausap na rin ng ina ni Jemboy ang mga pulis na sangkot sa pagkakapatay sa kanyang anak. May report si Jonathan Anda. Bumuhos ang emosyon sa huling misa para kay Jemboy Baltazar, ang 17-anyos na napatay ng mga pulis na botas matapos mapagkamalang sospek. Inalala ng kanyang inang si Rodalisa ang pangarap ng anak na maging seaman na isa raw sa dahilan kaya nagtrabaho siya sa Qatar simula noong 2021. Nag-aalaga ako ng ibang tao doon. Nagtatrabaho ako para sa ibang tao. Pero yung pamilya ko, hindi ko maalagaan. Jemboy, malaman ang inama. Alam mo yan. Pinangunahan ng misa ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio David na sinermonan ang mga pulis, kabilang ang kasisibaklang na hepe ng Navotas Pulis na si Police Lieutenant Colonel Alan Umipig na dumalo rin sa misa. Sorry ho sir, maling-mali ang bawat hakbang ng inyong mga officers sa kasong ito. Mga kapatid na pulis, hindi kayo ang batas. Mga alagad lang kayo ng batas. Hindi kayo inatasan, binihisan ng uniforme, inarmasan at binabayaran mula sa buwis ng bayan para pumatay, kundi para magsilbi bilang aming mga tagapagtanggol. Pagdating sa Laloma Cemetery, sandaling nag-alay ng dasal ang pamilya bago ipinasok sa nicho ang labi ni Jemboy. Walang tigil ang pagtangis ng kanyang mga naulila, sabay ng panawagang mabigyan ng hustisya ang binata. Desidido ang pamilya ni Jemboy na iakyat sa murder ang kaso laban sa mga pulis sa sangkot sa krimen. Kagabi, nakaharap na ni Rodalisa ang anim na pulis. Nagsorry ang mga ito pero ni isa wala raw umamin sa pamamaril. Tinanong ko po kayo bakit po kayo nagsasorry. Sabi niyo po, pampalubag loob niyo lang para sa akin. Hindi po yung tama. Tinignan ko po yung itsura nyo. Wala po sa loob nyo yung paghingi nyo na sorry. Hindi, naging berdugo kayo. Bigla nyo lang pinagbabaril yung anak ko. Bukod sa anim na pulis, 17 iba pang pulis na botas ang sinibak at pinakakasuhan. Ayon kay Northern Police District Director Brigadier General Rizalito Gapas, marami silang butas na nakita sa isinagawang operasyon. Ang paggamit ng armas, dapat lang ito kung merong imminent danger. Pag siya ay may nasugatan or nasaktan, dapat ito ay bigyan niya ng kaukulang pagsaklolo. Kasama na po rito ay yung mga lapses na hindi paggamit po ng body-worn camera, yung pong hindi pagsasailalim sa paraffin test ng mga suspek. Bukod naman kay Elias Tony, natatayong testigo, may 2 pulis na botas din daw na mag-witness para kay Jemboy. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.